Minsan, dumarating sa buhay natin na kung kailan nasa stage na tayo ng pagbuo ng pangarap natin, ay dun pa nagkakaroon ng pangyayari na magpapahinto sa atin, nasisira sa lahat ng ating mga plano, maglalagay sa pagkakataon na parang imposible nang muling maibalik ang pagkakataong nasayang. Pero kung malagay ka sa ganitong pagkakataon, itutuloy mo pa ba ang pangarap mo o susuko ka na lang? Sa video nating ito, talakayin natin ang kwento ng bandang Steelheart na lumikha ng awiting She's Gone. Na talaga namang pinipilit kantahin ng napakaraming tao na na-inlove sa napakataas at napakaastig na kantang ito. Kilalanin din natin ang vocalistang si Miljenco Matijevic o kilala rin sa tawag na Mike o Michael. So yan na lang yung gamitin nating pangalan para naman hindi mamilipit lalo yung dila ko ng mga idol. At bakit nga ba napakaagang maghiwa-hiwalay ng mga miyembro ng bandang ito? Nasaan na sila ngayon? Talakayin natin lahat yan mga idol. Pero bago tayo magsimula, intro at shoutouts muna tayo. Maraming salamat. Si Miljenco Matijevic o Mike ay ipinanganak noong November 30, 1962 sa Zagreb, Croatia. Lumipat ang kanilang pamilya sa Amerika noong 6 na taong gulang pa lang itong si Mike. At sa edad din na ito, nagsimula nang makitaan si Mike ng magandang boses. Nag-umpisa na itong sumali sa mga choir ng simbahan noong 9 years old pa lang ito. At 11 years old naman si Mike nung marinig ang musika ng Led Zeppelin na agad namang nagustuhan ito. Natagpuan niya ang genre na gusto niyang tahakin. Kaya naman sa edad na ito, nangarap na itong maging rockista. Kaya pagpatak ng edad na 13, nagbuo na ito ng banda na tinawag niyang Teaser, kung saan tumutugtog sila ng cover songs at may ilan din namang originals. At dahil nga may angkin talaga itong sobrang galing na boses, nakakuha agad ito ng pansin ng isang producer na si Morgan Walker. Pero hindi naman nagkaroon ng sapat na aksyon para maasikaso ang banda. So dahil nga walang nangyari at sobrang bata pa nila noon, nabuwag ang Teaser band. Kaya sumali si Mike sa bandang The Mission sa edad na 15. Dahil sa taglay na galing ng boses, nagustuhan ito ng leader ng banda. Kung kaya naman, lagi niya itong kasama. At dahil nagre-record na rin naman talaga ang bandang ito ng ilang awitin, nagkaroon si Mike ng pagkakataon na magkaroon ng sapat na kaalaman sa pagre-record sa studio. At nahasa din ang songwriting skills nito. Kaya naman sa edad na 16, nagsama-sama sina Mike bilang vokalista, James Ward bilang bassist, Chris Risola bilang guitarist at Jack Wilkinson sa drums. Binuo nila ang bandang Red Alert. Sa kaunting panahon pa lang na nabuo ang banda, umalis na din agad si Jack at pinalitan ito ni John Fowler sa drums. Tapos, kinuha pa nila ang rhythm guitarist na si Frank DiCostanzo para mabuo ang 5-piece band. Noong panahon na yon, ay magkasabay pa ang pagbabanda ni Mike at pagpasok nito sa eskwelahan. Pagkatapos nito ng high school, pumasok ito ng college at kumuha ng kursong major in mechanical engineering. Pero pagpatak ng second year nito nung college, nabuo ang pasya nito na pagbabanda ang gusto niyang tahakin. Kung kaya naman, ibinato umano nito ang mga libro at gamit sa eskwelahan mula sa bintana ng pangalawang palapag ng paaralan at nagpasyang mag-focus na lang sa pagbabanda. So mula noon, nagbuo ang banda ng 5 demo songs at nagsimula ng magpunta ng California para sa misyon na makahanap ng recording deal. So pagkalipas ng isang buwan, nakakita naman ang mga ito ng manager at recording deal sa recording company na MCA. Mula dito, pinalitan na nila ang pangalan ng banda mula Red Alert to Steelheart. Nakapag-release ang banda ng self-titled album na Steelheart noong 1990, kung kailan unti-unti na ding umuusbong ang grunge music na malayong malayo sa style nila na glam metal. Pero ganun pa man, naging maayos naman ang benta ng album. Agad na napansin ng mga kritiko ang pagkakahawig ng mga tugtugan nila sa Led Zeppelin. Nasabi ko nga kanina na ito yung bandang sobrang idolo ni Mike. Marami agad ang humanga sa tunog ng banda dahil na din niya sa sobrang powerful ng boses ng frontman nila na nagtataglay din naman ng kakaibang karisma.
pumasok sa pang-apat na po ang album nila sa Billboard 200. Pero mas nakahanap sila ng malaking fanbase sa Japan kung saan nakabenta agad sila ng 33,000 copies sa loob lang ng isang araw. Naging certified platinum album ito, mga idol, sa tulong na rin ng single ng mga ito na She's Gone. Na nag-number 1 sa iba't ibang bansa, ang pangalawang single naman na I'll Never Let You Go, ay pumalo naman sa panglabing apat ng Billboard 100. Kapansin-pansin din ang isa pang kanta na Can't Stop Me Loving You na nagpakilala pa lalo kay Mike at sa gitarista nitong si Rizola. Sinundan agad ito ng pangalawang album na Tangled in Reins na inirelease naman ng July 10, 1992. Pero sa kasamaang palad, mga idol, ay kabilang din ang Steelheart sa nabiktima ng pagsikat ng grunge music. Pumalo na lang ang album na ito sa pang-144 ng Billboard 200. Pero katulad din ng ibang rock bands na naapektuhan ng grunge music tulad ng White Lion, Firehouse at iba pa, ay nakakuha pa rin sila ng success sa Asian countries. Ang kantang Steelheart na nabibilang sa album na ito ay nagtataglay ng pinakamataas na kantang nabuo ng banda. At ang kantang Mama Don't Cry naman ay nag-number 1 din sa iba't ibang Asian countries, lalo na sa Hong Kong kung saan ay nagsagawa sila ng live unplugged performance. Ayos naman ang banda, kahit papaano, nasa posisyon na sila para abutin ang pangarap nila. Hindi na masama ang simula at sobrang dami na rin ng fanbase na nabuo nila. Pero isang aksidente ang mangyayari na ang isang masayang konsyerto ng banda ay naging pinakahuling tugtog na nilang magkakasama. Noong October 1992, inibitahan sila ng heavy metal band na Slaughter para mag-opening sa kanilang tours. Tinanggap naman ng banda ang oportunidad na ito, pero sa panglimampu at pinakahuling show ng banda sa tour na ito, naisipan ni Mike na umakyat sa poste o tori ng ilaw sa tabi ng stage para mas mapasaya pa nito ang fans. Pero sa kasamaang palad, hindi pala ito nakakabit ng ayos, kaya naman tumumba ito sa kanya. Kahit pinilit ni Mike na makaiwas, nabagsakan pa rin siya nito sa likod ng kanyang ulo, kaya bumagsak si Mike sa stage na una ang mukha. Nabali ang ilong nito, nabasag ang cheekbones, panga at bahagya ding napilipit ang spine nito. Isang nakakalungkot na aksidente sa isang bukalista na maituturing na rin na isa sa greatest of all time. Dahil sa nangyari, sobrang nagalit ang buong banda sa organizers ng naturang konsyerto. At dahil sa kalagayan ng kanilang bukalista, marahil hindi na din ang mga ito umaasang makakabalik pa ito sa pagbabanda. Nabuwag ang Steelheart, umalis na ang lahat ng miyembro nito, naiwan ang injured na si Mike, pero hindi naman ito sumuko. Pinilit nitong makarecover sa sobrang physical damage na nakuha, kasabay pa nito ang malungkot na isipin na wala na rin ang kanyang mga miyembro, na wala na siyang babalik ang mga kaibigan na nakasama niya rin naman ng matagal na panahon. Ang lahat ng ito ay hindi naman naging hadlang sa kagustuhan niyang makabalik sa bagay na mahal niyang gawin, ang pagbabanda. Sa loob ng 4 na taon, naka-recover si Mike at agad nitong binuo muli ang bandang Steelheart. Ibang style, ibang miyembro at ibang mentalidad. Bumalik ito sa pagtugtog kasama ang mga bagong miyembro na si Kenny Konoski sa guitars, Vincent Melly sa bass at Alex Makarovich sa drums. Binuo nila ang album na Wait na nag-number 1 din naman sa maraming Asian countries. Ang single na Wait ay ginamit sa pelikula na Rockstar noong 2001. Noong 2010, nagkaroon ng tour si Mike sa US at Europe, kabilang dito ang pagtugtog nito kasama ang 52-piece orchestra sa London at iba pang lugar. Nasundan naman ito ng marami pang konsyerto sa iba't ibang parte ng Asia at natagpuan ito
ang superstar status sa Korea kung saan madalas siyang makita sa mga TV shows at festivals. Kabilang na dito ang The Dream Concert kung saan nakuha ni Mike ang record sa Korea na pinakamaraming nanood sa isang foreign artist na dinumog ng 60,000 katao at na-televise pa ito sa iba't ibang bansa. Noong 2015 at 2016, nakapagsulat din ito ng dalawang awitin para sa dalawang Korean drama na My Love Is Gone at Stay. Samantala, pumirma naman ang bagong kontrata ang Steelheart noong 2017 sa Italian label na Frontiers Records, kung saan ay na-release nila ang pinakahuling album ng Steelheart na Through the Worlds of Stardust. Sa ngayon, katulad ng maraming rock bands from old era, ang Steelheart ay aktibo pa rin at patuloy na tumutugtog sa iba't ibang bansa. May mga schedule din sila na mga konsyerto ngayong 2022. Sa kasalukuyan, ang bandang Steelheart ay binubuo ni na Mike, Joe Pesce sa gitar, Martin Anderson sa bass at Mike Humbert sa drums. Hindi man lumaki ng husto ang pangalan ng banda nila katulad ng iba, ang awitin naman nilang She's Gone ay hindi magpapahuli sa iba't ibang sikat na awitin mula sa glam metal bands era. Patuloy pa rin itong naririnig sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang, ay napakasikat ng awiting ito ngayon. Pinipilit lagi itong i-cover ng maraming artist na tila ba naging batayan na ito ng galing ng isang tao sa pagkanta. Kapag nakakaya mo itong kantahin, ay maraming hahanga sa'yo. Pwede mo nang ipakita sa buong mundo na isa kang magaling na mag-aawit. Ganong kalaki ang impact ng awiting ito. Makikita mo yan dito sa YouTube. I-search mo lang ang She's Gone cover, ay makikita mo kung ganong kadami ang gustong kumanta ng awitin na ito kahit sa panahon natin ngayon. Ikaw idol, kaya mo bang kantahin ang awiting ito? Kung oo, ay ilagay mo yan sa comment section. So dito ko natatapusin ang video na ito mga idol. Kung nagustuhan mo, inaanyayahan kita mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video mga idol bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.